digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Banta ba ito ng World War III? Bago natin talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ano nga ba ang iilan sa mga tinuturong sangkap o maaaring dahilan kung bakit nagsisimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa? Una, ang isyong politikal. Halimbawa, ang pagkakaiba ng ideolohiya. Ang demokrasya at komunismo, ang dalawang magkaibang ideolohiya ay nagbibigay ng malaking epekto sa pagitan ng dalawang bansa. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Ang demokrasya ay masasabing may malawak na interpretasyon ng pansariling pag-unlad at pang-ekonomiya na kumikilala sa bawat karapatang pantao at saligang batas. Malayang makakapamili ang mamamayan ng nanaisin buhay sa ilalim ng batas ng demokrasya, at ang kaunlarang pang-ekonomiya ay itinataguyod ng lider na ang kapangyarihan ay mula sa sambahayan o ibinoto ng mamamayan. Samantalang ang komunismo ay kapangyarihan ng pagkakapantay-pantay sa lahat ng mamamayan maging sa lahat ng ari-arian. Hindi hinahayaang makilahok ang mga mamamayan sa isyung politikal o kaya sa halalan. Ang produksyon, paggawa at kagamitan ay pag-aari ng lipunan at hindi lamang ng individual. Ang sentro ng kaunlaran ng bansa ay sa kabuwang paggawa at kahalagahan ng mga manggagawa sa pantay-pantay na pagtingin sa lahat, walang tinitignang estado ng buhay. Kung sapat na tinatanggap ng mga tao ng isang lipunan ang paniwala na sila ay may karapatang pumatay o mangapi ng mga individual para sa mas higit na kabutihan at atakihin ang ibang mga bansa upang mapanatili o palawakin ang gawain ito, ang pamahalaan ng lipunang iyon ay magsasagawa ng digmaan ng naaayon. Isa din sa mga isyong politikal ay ang pagkaiba ng alyansa ng bansa, sapagkat ito ang nagiging banta sa kanilang soberanya. Pangalawa, ang isyong pangteritoryo. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ay kadalasang nauugnay sa pagkakaroon ng mga likas na yaman tulad ng mga ilog, matabang lupang sakahan, mga yamang mineral o petrolyo, o bagaman ang mga alitan ay maaari ding himukin ng kultura, relihiyon, at nasyonalismong etniko. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ay isang pangunahing sanhi ng mga digmaan at terorismo, dahil madalas na sinusubukan ng mga estado na igiit ang kanilang soberanya sa isang teritoryo sa pamamagitan ng pagsalakay, at sinusubukan ng mga non-state entity na impluwensyahan ang mga aksyon ng mga politiko sa pamamagitan ng terorismo. At ang ikatlo ay ang pang-ekonomiyang sigalot. Ang Estados Unidos, Russia, at China ay ang mga bansang makapangyarihan sa larangan ng pakikidigma. Batid natin na isa sa pinagkukunan ng kanilang ekonomiya ay ang paggawa ng mga armas. Ang Estados Unidos, mula noong unang digmaang pandaigdig, dumaan ang pangalawang digmaan pandaigdig ay tuloy-tuloy ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa magpahanggang ngayon, hindi man sila direktang nakikidigma bagamat sila ang nagtutustos ng mga armas na lubhang kailangan ng mga bansang api para ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang pagtaas ng demand ng armas, ang siyang pagdami ng trabaho sa bansa. Nakagawa yun ng napakalaking kita na walang malaking gastos na dulot ang Estados Unidos. Ang tanong ang Estados Unidos ba ang dahilan ng pang-ekonomiyang sigalot, resulta ng pag-aaway ng dalawang bansa para sa sariling interes? Please support my channel, like and subscribe for new videos. Nais nyo ba mag-suggest ng topic for next videos? Please write your comment below. Maraming salamat po.